Hello guys, so kumusta kayong lahat? No? So last month, nakuha ko na ang hinahangad ng mga YouTuber. So nakuha ko na guys yung 100,000 subscriber. So isa yung record no, sa Pilipinas kasi first time na lang kameron ng 100,000 subscriber ang isang channel na merong printing topic. No? So wala pang nakakakuha niyan bukod sa The Printing Shack. Dahil nga doon guys, no, hinihintay ko na lang yung silver button ko. Kasi nag-apply ako last time kaso na-reject ako. Kasi guys, nung bandang December yata yun, na-hack yung account ko. Tapos guys, nung nahack yung account ko, no, yung hacker nag-upload siya ng kung ano-ano mga video na pirated. So nung nag-upload siya, no, nang nangyari dyan guys, nagkameron ako guys ng community strike. So ang strike na yun guys, yan yung iniiwasan ng mga YouTuber. No, kasi kapag nagkameron ka ng 3 strike, ay pwedeng ma-delete yung iyong channel. So nung nag-apply ako guys ng silver button, na-reject ako. Kasi pwede pa raw ako mag-apply bandang May or June pa raw ulit. Kasi nga dahil dun sa may strike na nakuha ko dahil nga dun sa pagkakahack ng account ko. So nag-attempt naman ako guys, no, na-email yung YouTube. Kaso nga lang, hindi tayo napagbigyan. So... sa vlog na to guys, no, ang ituturo ko sa inyo, no, kung paano ba gumawa ng keychain. So very basic lang naman ang keychain, no, pero gagawin ko lang siyang special kasi ang gagawin ko na keychain is silver button na keychain. Tapos meron kayong makikita na kakaibang material uli na i-feature ko dito sa may vlog na to. So kung paano ba gumawa ng silver button na keychain. So video, pasok! Hello guys, so para makagawa tayo ng keychain, no, syempre magpiprint muna tayo. So ang gagamitin ko ngayon guys is Silhouette Studio pa rin, no, para mas mabilis tayong makapag-cut ng ilalagay natin dun sa loob ng acrylic na keychain. So ito guys, bumili lang rin ako sa Shopee ng acrylic na keychain, no, so ang presyo niya is 370 pesos. So maglalagay na lang ako ng link dyan sa may description section, no, kung saan mo pwede itong mabili para sure talaga na kamukhang-kamukha nitong binili ko yung makukuha mo. So ayon sa kanila guys, no, ang sukat raw ng template is 4.7 by 3.5 pero nung sinubukan ko siyang ilapat doon sa acrylic keychain, no, mas malapad dyan sa may hulmahan at mas maliit naman yung tangkad niya. So balik tayo guys dito sa may Silhouette Studio natin. So ang gagawin natin dito ngayon, click ko lang yung view tas registration marks. Tapos dito guys, ang gagawin ko, yung inset guys, ilalagay ko dito. Yan, para malaki ang ating workstation. Tapos next na gagawin ko guys, no, itong ginawa ko na silver button. So idadrag ko lang siya dito. Ang pinaka the best na sukat guys, no, ayon sa trial and error ko ay 3.35 by 4.9. So dito guys, makikita mo centimeter, no, minsan kasi nakalagay dito inches. So paano mo siya mapapalitan to inches? Ang gagawin mo lang, click mo lang yung edit, then preferences. Tapos guys, dito meron yung selection, no, ang automatic niyan is naka-inches. So gagawin natin guys, gagawin natin siyang centimeter. Kasi kiklik ko lang tong okay. So kapag naka-centimeter na siya, no, so balik tayo doon sa may sukat na ginawa ko, 3.35 by 4.9. So ito guys, yung pinakasukat para sa akin na sakto doon sa may acrylic na keychain, no. So mas maganda guys, mag-base lang kayo dito, no, pero gawin nyo rin is mag-trial and error rin kayo. So ganyan talaga guys sa printing, no, para makuha natin yung tamang sukat, kailangan talaga natin guys mag-trial and error. So gagawin ko guys, so pararamihin ko na siya, no. So paano ko siya pararamihin? So i-hold ko lang sa may keyboard ko yung control, tapos arrow right. Tapos lalagyan ko siya guys ng space kasi ang gagawin ko dito is die cut. So dadamihan ko lang siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, so 10 yung spacer ko, tapos ito rin. So control tapos right arrow key. Yan, so magko-copy siya sa may bandang kanan niya. Tapos ganun ulit, lalagyan ko siya ng space, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then i-select ko tong isa, tapos ganun ulit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yan, so kapag okay na sa akin 'yang gagawin, kokopyahin ko rin siya sa baba. So control arrow down, lalagyan ko rin siya ng space, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapos i-highlight ko sila ulit lahat, tapos control down para kumopya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So tingnan ko lang siya. Yan, so pwede pa sa ilalim ulit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So dito sa may ilalim guys, no, katulad ng like ko sinasabi, kapag ka Epson na L121 ang ginagamit niyo na printer, dapat dito guys merong 1 inch na alawan. So mapapansin niyo dito, hindi siya 1 inch. So ang gagawin ko, ito iaangat ko siya dito. So paano 'yung gagawin 'yon? So babawasan ko 'to ng isa, tapos iaangat ko 'to dito. Yan, hanggang sumagad siya. Tapos ito iaangat ko rin. Yan, so kapag okay na ako sa ganyan, ang gagawin ko naman itong nasa ilalim na registration marks, iaangat ko siya dito. Okay guys, tandaan nyo to, no, sa mga first time nanonood sa akin, napaka-importante nitong registration marks na nasa ilalim. Maraming natatabi yung cut, no, kasi sinasagad nila dito. Ang gagawin natin guys, so iaangat natin siya dito para umangat rin tong color red na to.
pero dapat hindi tatamaan yung printout natin. So ganito lang yan guys, no? Click mo lang tong advanced options, tapos yung bottom inset mo, yan, taas mo lang ng ganyan. Tapos ito ay urong lang natin. So nagawa ko is 5, 10, 15, 20, 24, no? So 24 na piraso sa isang sheet. So ang gagawin ko ngayon guys, no, ipiprint ko lang siya, tapos ikakat ko na siya ng Cameo machine. So paano natin siya guys ipiprint, no? So ikiklik ko lang tong print icon, tapos print, tapos ipiliin ko lang yung printer na gagamitin ko, then preferences, tapos dito guys gagawin ko premium glossy, tapos ihahay ko siya, tapos okay na siya guys, then print. So guys, so sa vlog na to, no, hindi ako magpiprint sa isang ordinary vinyl na sticker, no. So magpiprint ako sa ganito. Sa PET holographic na sticker. So ang itsura niya guys sa loob ganito. So para siyang merong hologram na effect pero wala tong phototop guys. Ito na mismo guys yung printable natin. No, so ito yung pinili ko kasi kulay silver siya katulad ng ating silver button. Tapos syempre guys, no, kailangan natin ng acrylic na keychain na kamukha nito. Yan, so meron siyang takip. Tapos nag-try na rin ako guys mag-print ng iba't ibang sukat, no, kasi guys ang pagpiprint talaga sa ganitong klase ng keychain is trial and error talaga siya, no, hanggang makuha mo guys yung gusto mo talagang sukat para doon sa may keychain mo. Okay, so yung iba dito is mas maliit, yung iba naman dito is mas malaki. So hanggang sa nakuha ko yung tamang size para sa akin. So kung saan makakabili nito guys, saka nitong mga acrylic keychain, no, so maglalagay na lang ako ng link diyan sa may description section ng video na to. Para alam mo guys, no, kung saan ka makakabili ng ganito, nakamukha ang kamukha talaga nito. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shack, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yon. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang ilumipas, ikumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So ito na guys yung finish print natin. Kung mapapansin nyo, talagang silver na silver yung itsura niya. Yan, di ba? So may pagka-hologram rin siya sa may loob. So ang gagawin ko ngayon guys, no, ikakat ko na lang siya ng ating Cameo machine. Pero kung wala kang Cameo machine, pwede kang gumamit ng gunting. Ano kaya, pwede ka guys gumamit ng sliding cutter. Pero para mas mabilis guys ang trabaho natin, gagamit ako ng Cameo na cutting machine. So dahil guys yung cutting mat ko ay wala nang masyadong dikit, so gagamit na lang ako guys ng scotch tape. So isa guys sa mga trick, no, kapag ka naglalatag ka sa iyong cutting mat, make sure lang na pantay siya sa may ibabaw kesa pagpantay siya dito sa may gilid. Kasi yung iba kasi guys, no, pinapantay nila dito sa may gilid, kaya nangyayari tabingi yung cut nila. Tingnan nyo to guys, ha, dito sa may taas bantay siya. Pero dito sa may bandang ilalim, yan, makikita nyo na wala siya dun sa may linya niya. Okay, pero dito sa may ibabaw, talagang pantayan mula dito hanggang dito, pantay siya. So yan guys, ang isa sa mga trick, bakit laging pantay yung cut ko sa may Cameo machine. Kasi minsan kasi guys, no, yung pagkakatabas ng mga vinyl o ng mga PET sticker na ganito is di siya pantay. So mas preferred ko guys na pinapantay siya dito sa may ibabaw kesa pinapantay natin siya sa may ilalim kapag gumagamit tayo ng cutting mat. So gawin natin ngayon guys, no, isalang na natin siya ngayon sa ating Cameo cutting machine. So guys, katulad nga ng sinabi ko kanina, no, gagawin ko dito is die cut. Kasi paghihiwalay-hiwalay natin to guys, no, para maipasok doon sa may acrylic keychain natin. So meron ako dito guys, dalawang auto blade. Ito yung luma, tapos ito guys yung bago. So ang ginagamit ko guys, kapag die cut, gumagamit ako guys ng lumang auto blade. Kasi nga, imbis na itapon ko to, ang ginagawa ko dito is pinangkakat ko na lang ng die cut. So para makapag-cut to guys ng die cut, ang ginagawa ko dito ay sinasagad ko lahat ng settings. So ang nilalagay ko sa depth is 10, tapos 33, 30, tapos yung passes guys, ang ginagawa ko is 3 to 4 passes. Pero ngayon guys, gagamit tayo ng 3 passes. So dito tayo guys, no, aalisin ko lang tong bagong blade ko. So guys, kapag ilalagay niyo yung blade ng Cameo, ang unang mga pagkakamali dito, hindi nila to nailalock. Kaya kahit gaano pa kalalim yung ginawa nilang settings, hindi pa rin siya nagka-cut. So ang gagawin niyo dito guys, dapat wala tong awang dito. Yan, makikita niyo sa may
banda dito, di ba, may awang siya. So, dapat ilalock nyo siya. So, paano siya ilalock? Tutulak nyo lang siya. Yan. Tapos, mapapansin nyo guys, no, wala na siyang awang. Pag nakaganyan na yan guys, ibig sabihin niya, nakalock na yan. At pwede na tayong mag-cut. So katulad nga guys ang sinabi ko kanina, no, kasi nga pinalitan natin ng lumang blade yung ating auto blade. So isasagad ko siya hanggang 10. Tapos ito guys, yung force ko gagawin ko siyang 33. Tapos itong speed gagawin ko 30. Tapos dito guys sa may passes gagawin nating 3 to 4. So gagawin ko dito guys is 3 na lang. Then saka ko siya isi-send. So ito na guys yung nakat na natin ng ating cameo. So gagawin ko guys, kukunin ko ulit yung aking acrylic na keychain. Yan, so dalawa nito guys. Tapos ilalagay ko lang siya dito sa may loob. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, sukat na sukat talaga siya. Tapos syempre, para sandwich yan, para harap likod siya. So lalagyan ko rin siya dito. Tapos pansinin nyo to guys, itong takip. Yan, makikita nyo guys sa may ibabaw para siyang may sobra. O parang akala nyo pagkakamali sa pagkat. Pero guys, may purpose yan. Ito kasi guys, yung nagsisilbing lock talaga. So kapag ito guys, nailagay nyo na dito, naitakip nyo na siya dito, hindi nyo na ito pwedeng kunin ulit. So bawal kayong magkamali. Kasi kapag naitakip nyo na dito, ito guys, parang may maririnig kayo na cracking noise o parang mababasag to. Kasi ito guys, yung magiging seal nitong ating acrylic na keychain. Okay, so ingat kayo guys at make sure lang na okay na yung nasa loob bago nyo to guys ilagay. So ako ilalagay ko na siya. Yan, so ito guys, banda niyagawa ko nasa ilalim. Pwede rin naman sa ibabaw pero ako mas trip ko talaga sa ilalim. Tingnan ito guys ha. Ayun o. Narinig nyo, nag-crack. Ibig sabihin nung guys, nakalock na siya. So ito na guys, mayroon na tayong silver button na keychain. Ang ganda ng pagkakagawa natin, oh, kasi gumamit tayo ng PET sheet. So meron siyang hologram style. So guys, ito na yung finished product natin. No? So dadamihan ko to. Siguro gagawa ko ng mga 100 nito. Tapos ang gagawin ko dito guys, no, is ipamimigay ko siya dun sa mga buyer namin. Okay, so kapag bumili ka sa may shop namin ng any package, no, so bibigyan kita ng libreng keychain. So siguro magtataas ng kilay iba. Oh, sir, ang mura-mura lang naman yung keychain na yun. Tapos may pamakay mo bibili sa mga bibili sa'yo. Guys, kasi may... So hindi naman guys yung monetary value ang tinitingnan natin dito. Ang gusto ko makita dito guys, no, na habang sinasabik nyo to sa inyong bag o kung saan man sa inyong susi, tapos kapag nakikita nyo to, no, is ma-inspire kayo na pagigihin rin, no, at syagain guys yung printing business nyo. Kasi guys, sa amin talaga guys, no, napakalaki ng pagbabago sa buhay namin mula nung tinayo namin yung The Printing Shop. Guys, talagang nung pandemic, wala talaga kaming pera, as in palamunin ako ng mga magulang ko. Pero dahil guys sa printing business, no, unti-unti nang natutupad yung mga pangarap namin sa buhay. Sa printing business, kamukha nung sinabi ko nung mga sinauna kong vlog, mas malaki ang kikitain mo dito kesa pumapasok ka sa opisina. So about sa puhunan naman natin guys, no, so ang puhunan siguro ng isang ganito is mga 5 to 6 pesos lang. Tapos pwede mo siya guys ibenta ng 20 to 30 pesos ang bawat isa. Siyempre guys, kapag bulk order, mas mababaan mo ng konti yung presyo. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, materials dito sa may vlog na to, no, lahat yan guys is available sa amin. So kung gusto nyo guys magsimula rin ng inyong sticker printing business, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys sa subscriber ka nitong channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag kang mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mong suportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no, see you on my next video. What, bye bye. The printing shop. The printing shop. The printing shop.